Kasi sa ating parokyal, kabutin kaya natin yan. Ang commitment talaga, ikaw ba ilang ka na? Hindi natin matatawaran sa ating ako, nagbago uli ako kasi yung kanisa ko eh. Simula ako na 1998. Galing pa sa inyo. Doon sa talk ng Brother Noel, meron nabanggit doon na serving the saint. Dapat meron pa isa tayong topic tungkol sa serving the saint. Ngunit sa panahon ngayon, hindi naman kailangan kasutuan namin ng users na hindi muna namin isali yung serving the saint na topic. Ngayon kung bumalik lang tayo sa normal na sitwasyon, kayaan tayo ng parokya na mag-serve tayo sa mga matatanda na hindi na makapunta ng simbahan at yung may mga sakit. Magagawa natin ang paraan yan kasi yung ginagawa namin dati, sasama kayo doon sa mga marunong na para ma-experience ninyo actually kung paano ang dasal at kung paano ginagawa yung ritual na pagsusubok sa mga sakit. So, uli na tumating tayo sa kulturan na magbalik normal na tayo para magampanan natin yan sa ating komunidad, yung gawain na yan. Another applause to our brother Noel sa kanyang napakagandang talk. Ang susunod natin ay natapik kayong commitment and services, committed servanthood. Pero kung tawagin namin mga commitment natin at saka mga trabaho natin bilang isang minister. At ang magbibigay sa atin yan ay si Brother Al. Thank you, bro. Ganda umaga, simula. Ano ko na, nais naman pa salamat para ibigay ang ating puso at ang lingkod sa ating Panginoon Jesus, sa ating Diyos na mapangyarihan. So, bali ulit, kung nga pala si Bro Al Enriquez, isasama rin lang mula kanina, unang nag-talk si Bro Ite, sa lecture ng ating sakastang mayor. Siya yung mga nag-demonstrate, galing tatanggapin ng isang sakristan. Pangalawa, si Bruno Nonon de Valdez. Si Bruno Nonon siya ang ating vigil na coordinator. Meron tayong vigil kasi minsan, pag may nagkaroon na mamatay ng mga magmansana, immediate family or ano, meron tayong sineserve na oras para i-vigil. Siya ang ating vigil na coordinator. Sumunod, si Maraming Ronald Gamba, siya po ang ating PPC coordinator ng package. Siya yung ibigay ng ating guidelines and bylaws ng ating simbahan. Actually yan, buong diocese yan, yung bylaws and guidelines na yan, buong diocese ng Pasig yan, hindi lang ng San Diego. So ngayon naman, ang ibigay kong panayon sa inyo ay tungkol sa committed servanthood. Ano ba ang katangian ng isang tunay at committed? Committed at hindi na committed. Committed. Ano ba ang katangian ng isang tunay at committed na servant or leader? Dapat ay niyang ligaya at pagmamahal sa kanyang paglilingkod na inaalay sa Panginoon na pagmamagitan ng ating simbahan. Dapat takas puso. Hindi yung nayaya lang. Kung nayaya lang, nandiyan pa na nilang naman,
na. Diyan ka na eh. Bigay mo ng buong puso at buong galak ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. Pangalawa, kailangan marunong at tumanggap ng responsibility. Hindi kailangan na sumunod ka lang sa agos. Kung kinakailangan, tumanggap ka ng responsibility. Kasi ang tunay na committed na servant ay hindi takot na tumanggap ng responsibilidad. Pag sinabing, dalhin mo nga ito doon, tanggap. Kunin mo nga ito, tanggap. Serve mo nga ito, tanggap. Huwag yung sabay lang sa agos. Kailangan taus-puso, may galak sa puso. Pangatlo, one who is willing to share oneself. So, kailangan natin i-share ang ating time. Kaya dyan ngayon, sinishare natin yung time natin, itong oras na ito ngayon. Tuwing linggo, nag-serve tayo, isang oras lang naman, di ba? Bigay mo na sa Panginoon, 1 hour sa isang linggo. Nakatago mo na kay Lord yun. So, kailangan natin ng time para makapaglingkod sa ating Panginoon. Panahon. Ano? May pagkakaiba yung panahon sa pera eh. Ang pera, pag nawala, may ibabalik. Pwede mong pagkakitaan, pwede mong gumawa ng paraan para kumita ng pera. Pero ang panahon pag nawala, hindi mo na may babalik. So ngayon, habang may panahon tayo na maglingkod sa Panginoon, kung na, ba? Lingkod na. Ba? Lingkod na. Talent. Dapat, kung meron kang galing, i-share mo. Galing ha? Hindi yung nagmamagaling. Iba yung nagmamagaling sa galing. Kung may galing ka, share mo. Diba? Iba yung galing sa nagmamagaling. Si nagmamagaling, mayroon yun. Treasure. I-share natin, hindi pa kayo manan ha? Share yung treasure. Meron po tayong contribution every pesos a month. Doon sa ating treasurer. Kasi treasurer natin. 30 pesos a month lang yan. Isa lang gusto kita, ayaw eh. Laki to. Isang-isang araw. Share your treasure with me. Ha? Share. Share your treasure, di ba? Hindi na lang din na hinihingi yung buong kayamanan. Kung ano lang yung maiyahandog mo. Yung nakakaya mo. Kaya mo lang. Pero 30 pesos a month. Kasi kung itong contribution natin sa ating ministry, hindi mo natin yan tinatapon. Yan may ginagamit natin sa ating logistics operation. Tulad niya, di ba? Merienda, pag may activities, kasimbahan, isang nanghihingi ng donasyon, hindi na natin kailangan na napaka-importante ng ating contribution ng nakaraan. Kasi nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? So wala tayong time para magkaroon ng face-to-face meeting every month. So hindi tayo nakapagbigay ng contribution. Eh dahil meron tayong pondo, doon kinuha sa pondo natin yung kinakailangan hinihingi sa mga donasyon, mga activities sa simbahan. So napaka-importante na i-share natin ang ating maliit na kayamanan. Maliit na treasure. So, time, talent, treasure. Ang apat na katangian
peacefully arrive. Why? Buhay na buhay ka dapat. Kailangan ka na ito. Hindi ka naman tulog. Hindi ka naman tulog. Kasi kalayang kailangan ka talaga na verte. Naalala ko talaga yung ano. Last Sunday sa Fatima. Nagsiserve ko sa Fatima last Sunday. Yan ang sinubuhan na matanda. Yung motor control niyan, ano niya eh, hindi na flexible. So, napunta pa sa kanya gano'n. Ganyan na siya na kanya gano'n. I-hawa ko yung ostya. Pagkano niya, pinapakain yung ostya, lipad. Pinapos. Ato. Aray! Buhay na buhay. Wala kang certificate.
exemplary service to Mr. Iyola, dalang or trabaho in this service. Pero pag ginagawa nito, kasi kailangan mo rin, dapat gawin ito. Yan ang ministry, yan ang service. Kung ang nasa isip mo lang ay success o 40 points, pakita lang, gusto mo lang magpakita sa tao, gusto mo lang magpakita sa stepping stone, magpakita sa sinang tagawa, diba? Trabaho to rin mo dyan. Pero ang pagkakinisip mo ay ang katapatan sa Panginoon, ministry, ministry yan, service. Sasabihin ng tao, kapag nagawa mo yung trabaho, well done. Yan ang sasabihin ng tao sa'yo, nagawa mo trabaho. Pero pag sa ministry, sasabihin ni Lord, well done. Faithful servant. You complete your service. Dapat nakompleto mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Number 6. One praise. One who values personal relationship with God. So kailangan din natin ng mga prayers. Personal prayers, hindi lang sa simbahan. Hindi lang sa inyong pagdasal. Meron tayong dapat personal na relasyon sa Panginoon. Lagi. Sali kayo sa mga prayer group, prayer meeting, rosary hour, diba? Meron na ganun. Meron ano, ang lay ministers, meron siyang nightly rosary hour na pinagdadasal lahat ng mga hinihiling nyo, lahat ng mga intentions nyo, pinagdadasal ng lay ministers yan. Malapit na nga ito lang yung main sisters eh. Ito main sisters, nagdadasal ng mga ano, mga intentions. So meron, kailangan natin ng personal prayer, relationship with God, dasal. Talagang subok namin yan. Kapag pinagdasal, talagang dinidinig ng Panginoon yan. Hindi lang yung dasal na isa, talagang dasal. Walang barang. Paano dinidinig ng Panginoon ang aking panalangin? Halimbawa, meron ang lalagyan sa langit. Siyempre kaya. Dasal ka ngayon, araw isang beses. Sa lagayan mo. Kung isang beses ka lang magdasal sa isang araw, paano magpupuno yun? Yung lagayan mo sa langit. Hindi mapapansin yun. Pero pag panayang dasal mo, madaling mapuno yan. Yung lagayan mo sa langit, mapapansin yun. Mga assistant doon. O sige, umahabaw na yung panalangin ito. Sige, balik mo na sa kanya yan. Buhos mo na sa kanya yan. O, di ba? Buhos! Dikling! Siksik, dikling, umahapaw. So, kailangan, importante prayers talaga. The more you pray, the more it will be heard. Sige, kukulitan na sa'yo eh. Wala naman ito, kulit nito. Sige, pili mo na nga sa kanya. Huwag lang doon to. Sa pagsasara ng buhay, ito ang tanong sa atin. At the close of life, the question will not be how much have you got? Ang tanong hindi ni anong meron ka, gaano karaming meron ka, meron ako, meron tayo. Sa pagtatapos ng buhay, ang tanong sa atin, how much have you given? Gaano ba karami ang
ang pera yan. Time, talent, or treasure. Kasi tayo doon. Hindi tatalingin sa'yo kung ilang beses kang nanalo. Maraming beses kang nanalo. Hindi yan ang tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, gaano mo marami pinampanan ang pinagagawa sa'yo. Hindi kung paano ka nanalo, paano ka nag-organization ng pinagagawa sa'yo. Kundi, paano, gaano marami ang pinagkagura mo ng ginawa mo. Yan ang tanong sa pagkatapos ng buhay. Hindi natanungin kung magkano na iipon mo. Langit, magkano checking sa account mo, sa banko, hindi yun ang tanong. Ang tanong, gaano ba kalaking sacrificio ang ginawa mo para sa Panginoon, para sa kapwa-tao? Sa pagtatapos ng buhay, hindi ka tatanungin kung ilang beses kang pinaralan. Kahit gano'n pang karamalan ng mundo, tanggap mo sa lupa, hindi yan tatanungin. Tatanungin, gaano ka patalas ng lingkod? Gaano ang panahon mo sa paglilingkod? Yan ang tanong. Serve well the church. Is counting on you. God is counting on you. Sabi nga, magmahal ng lubos, maglingkod ng hindi kapos, magbigay ng taos, ibahagi ang sarili kahit na ang lakas ay maubos. Panginoon na bahala sa lahat. Pagkatapos, napakagandang pakinggan at i-reflect sa ating buhay. Kahit napagod na pagod ka na. Si Father Daniel. Kahit nakuubos ang lakas, bahala na si Lord. We are called to serve. Sa mga kapatid, two things to remember. Tanong yung sarili natin, bakit ako pumasok dito sa AMHC? Tanong yung sarili mo, anong patay ko? Natagal ba ako dito? Hanggang isang taon lang ba ako dito? Ano itong intention ko dito? Ang intention ko ba rito ay para maglingkod sa Panginoon? Para lang magnakita ng tao. Ang intention ko ba rito ay dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon? So yun, pag-aralan natin. Balik ka sa akong kamalik. Kailangan ng pagmamahal sa Panginoon. Obedience. We must obey. Kung ano ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon, we must obey. Na obey o na obey. Kasi pala na obey na kaya. Na sanda o sa obey. Sumunod. Obedience ka rin sa Panginoon, ano pang okay sa sarili mo? Ano pang intention ko rito? Ba't ako pumasok dito? Pag naging malilinaw sa inyo, o ano yung intention nyo, magmumula uli yan sa Panginoon. Ano yung pagmamahal mo sa Panginoon? Ano yung pag-ibig mo sa Panginoon? Dahil pag may mga obedience, automatic yun. Hindi mo na kailangan talagang sa rito mo. Ano ba yung intention ko rito? Kasi yung intention mo, dahil mahal ko ang Panginoon. Gusto ko siyang pagmimuran sa lahat ng oras ng aking buhay. Diba? So ngayon, muli na sa ako nung maraming na-discrimine ko kayo.
bullying accident. Kaya hindi namin siya pinatali. Pero ano siya? The spirit, talagang gusto ng bigyan niya. Kaya lang the flesh, sige. Ayaw niya patabuhan ng marayon yung flesh niya. Ayaw niya matusok yung flesh niya ng marayon. So the spirit is willing, the flesh is weak. Kaya dapat pamunado. Sapat, sana hindi tayo siya pao. Kasi siya pao, puti yan. May passion siya po sa tuktok, kulay-kulay. Ang tayo. Sana mag tayo siya pao. Akala mo special, wala bola-bola lang. Bola-bola siya pao. No. Yun lang mga kapatid, maraming salamat at sana sa inyong aning sana makasama namin kayo kung mahabang pa naman sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat! Maraming po salamat, Brother Al. Isa ulit, masingamong palangbangan para sa nakalagay, we are called to serve. Ibig sabihin, we are committed. Kaya talagahan na natin ang ating sarili na tayo maglingkod sa Diyos. Kaya simula sa araw na ito, nalaman na ninyo kung paano ang commitment natin kay Lord. Kaya namin nire-report na lahat ng mga bagong gusto maging membro sa organization na ito ay tumaan sa isang seminar para malaman ninyo sa dibdib ninyo at sa puso ninyo ang inyong servisyo para sa Panginoon. Kung baga sa pagtinalagaan natin ang ating sarili para tayo maglingkod, hindi lang sa simbahan, hindi para sa Diyos. Okay, sumuntay pa tayo. May mga nag-request na gusto mag-share. O sino naman sa inyo na gusto mag-share ng inyong karanasan, ng inyong naranasan sa buhay ninyo bilang isang minister, pwede kayo mag-share. Ito ba yung pinsan na? O sino naman gusto? Tapos ito na yung pagsasama ng Diyos. Sige, ako na po. Pero talagang
Sabi pila sa mga ganyan eh. Ano ba? Yung mula. Bakit yung panahon? Remember, buwan na. Pero pag pinag-try mo, bago ka umalis na ng bahay, mawawala ka naman eh. Talagang, wag ka yung commitment mo kay Lord, inoban mo sa kanya, gratay yung mga pinag-try mo sa mga Lord Diyos. Then, salamat din sa mga kagrupo natin. Kasi bawat isa sa atin, nagbibigay inspirasyon na maging consistent din yung pagsisimbo sa Panginoon Diyos. Lalo na si Father Daniel, pag nag-position yan, naikot yung buong signal. Tapos sabi yung magano ng Holy Mass, talagang si Father Daniel pala na example na sa atin. Talagang consistent, talagang active na active pagsisimbo sa Panginoon Diyos. Kaya dito yung pagod, huwag natin itipin yung pagod eh. Talagang may time tayo na sumama sa mga activities sa atin sa pagod. Pagpunan natin, talagang huwag natin itignan yung ano eh, yung pagod, yung malinang kapwa, ipag-pray natin. Kung bakit yung nakita mong alam na tao, pag-pray natin kasi tulong-tulong tayo rin eh. Kaya yung naka-inspire yung mga kasama natin. Kaya salamat sa mga grupo natin, mga leaders na nagbibigay ng guide sa atin, sa mga coordinator, mga officers, sa ating simbahan. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po. O sino pa gusto mag-share? Mag-comment tayo. Mag-comment tayo. Maraming salamat po. Yan, siya po sa loob. Siya po sa iyong regulator natin. Siya po sa loob. Masipag kahit ang lilig. So, mayroon din po kunting maisisil sa inyo mga kasama, lalo-lalo na sa mga bago. Dito po sa ating pinakasin na re-register, walang nakuuna, walang may itat, baka pari-parihas po ang pagtingin ng Panginoon sa atin. So, napakaswerte natin dahil tayo yung tinawag ng Panginoon sa araw na ito. Tumulong tayo at nakinig tayo sa para sa Panginoon. Yung tinuro dito ay napakahalaga. So ang may isisip ko po sa atin ay tungkol sa biyaya ng Panginoon na aking natanggap. So na doon yung minsan dumating yung punto na walang-wala tayo, pati isasahin natin, hihiramin ka natin sa ating mga kapitbahay para ay may isahin. So, naranasan ko yun. Sabi ko, Lord, bakit napakasipak ko naman? Bakit lagi akong tapos? Sabi ko, yun pala, may kulang. Kulang ako sa pananampalataya hanggang sa napunta ako dito sa organization na ito, sa Lenin Institute. So nung napunta ko dito, nag-serve, tinuloy ko lang. So doon ko nakagawa na habang tinutuloy ko yung pagsisip ko sa Panginoon, tuloy-tuloy din yung basic na natatayap ko hanggang sa hindi na ako namumutang, hanggang sa nakabili na ako ng tricycle na aking pangarap buhay. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng tirahan kahit maliit lang na hindi ako naman upahan dito sa Maybina. So, nagsasunod na ako. So, one thing, ibinigay niya sa akin, may kaibigan ako na nagpahalap ng lupa na pwede niyang bilhin na titira siya. Kasi, nilahan ko yung lupa na yun, binili niya, pagkatapos mga isang buwan siguro, sinabi niya, pare, hindi ko nabibili yung lupa sa iyo naman. Sabi sa akin, so wala naman bili, pare. Sabi ko, so sabi niya, bayaran mo na lang kapag mayroon ka na. So yun, nakuha ako. Dahil nagkaroon na lang lupa, lumulong sa kanya, hanggang sa natapos ka, hanggang sa patayo ako ng bahay. So, yung maliit na hiningi ko na bahay,
ang ibinigay sa atin kung kayo, tatlong palapa. Ganun kabalik ang Panginoon. Amen? Kaya, hindi na kapasalanan sa Kanya. Kaya, hanggang ngayon, nandito na rin na dito ako, nagsasalat. So, 10 years na rin ako siguro na nagsasalat. Alos kamats ko si Brad Al. So, yun, papalat tayo mga kasama dahil itong araw na ito, iisang puso natin sa pagsusunod sa Panginoon dahil napakayaman ang Panginoon. Diba? Kaya tayo, lahat ng hihingi natin, ibibigay na. Dumuhan tayo ng mabuti at umaksin tayo, tumulong. Ganun lang naman ang hinahanap ng Panginoon. Tumulong ka sa kapwa mo, kumuha ka ng mabuti. At ibibigay yun kung nangailangan mo sa kapwa mo. Bakit kung sa mga napakayaman ng Panginoon? Dahil kahit sinong pinakamayaman dito sa mundo na or tao, walang makakahigit ang Panginoon. Dahil yung lupa at langit, walang makakabili yan kundi siya lang. Siya lang ang hihani, di ba? Kaya pag humingi tayo, ibibigay ng Panginoon yan. Gumawa lang tayo ng napakabuti para sa Kanya. Amen? Okay, yun. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po sa napakaganda mong share sa amin. Sipin mo yan. Blessing. Maraming niyang blessing natanggap ngayon sa kanyang pagsiglingkod sa the Lord. Okay, bago tayo magtapos, meron pa kami isang parang bato, parang tubig. Pakita namin sa inyo. Pero, para sa mga bago, sa Sabado, next Saturday, no? Magsimba kayo ng alas 6, mas, alas 6, dahil after na mas, magkakaroon tayo ng actual orientation doon sa altar mismo. Kasi kung makakarihin tayo ng punti, pagkating ng last of soy media, ay mas may binyak na. So wala na tayong chance doon sa altar na mag-actual. So, kailangan kasi kung mas 5 and 6, ang lahat na gusto kong sumama, kaya na membro, share nyo kayo para matuto kayo lalo na doon sa altar servers yung gawain nyo sa Kristan. So, yan ang ating sunod. Sunod na sa pato, 19 na tayo, di ba 19? Mas muna kayo ng alasay sa umaga, 6 ng mas kasi after the mas, wala na tao. Mga 8:30 pa yung sunod na pa kasi bukas ang OPS 8:30, saka pa yung nagkaroon ng binya. So yung span time niya, 7 pagkatapos ng mas up to 8:30. Kunin natin yan na opportunity para makapag-actual tayo sa mata. Okay?